Okay, so naka-online. Okay, so bilang introduction po para maintindihan natin ang pagiging carnal to spiritual. Una kasi, mayroong tatlong major types of people. Ano nga yung tatlong major types of people sa buong mundo? Carnal. Carnal, okay. Bago yung carnal ay? Normal. Normal or ano? Abnormal. Kasi, halimbawa, halimbawa kung... Regular. Special baga. Diet. So, ang pangatlo yung spiritual, pangalawa yung carnal. Ano yung una? Normal. Maliban sa normal, ano dapat ang tawag doon? Yung pagiging? Mortal. Mortal? Mortal. Halimbawa, ano ang reaction mo pag sinuntok ka sa makamundo? Aggressive. Aggressive. So, anong tawag mo sa reaction na yon? Yung ano, bigla, surprise. Physical. Natural. 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 So, una is natural. Para sa, ang pagiging natural kasi, ito yung mga hindi paligtas or logical. Magkaiba ang pagiging spiritual at logical kasi sa mundo, kapag sinuntok ka, asuntokin mo rin. Sa spiritual, pag sinampal ka daw sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Ah, hindi logical yun. Pag binato ng bato. Nakukuha niya. So una yung natural, pangalawa yung carnal. Ang mga carnal, ito yung mga taong saved na, pwede silang ligtas na, pero they still live on the flesh or senses. Kasi ibig sabihin ng carnal ay sensual, namumuhay sa senses. Hindi tayo dapat magstay sa pagiging carnal, kundi dapat maging spiritual tayo. Kapag spiritual na tayo, yung ating isip ay renewed na and mindful of the things of the spirit. Madali lang intindihin ang mindful eh. Ang mind mo, full. Full of the spirit. Di ba? Tama ba ako? Full of the spirit. So, kapag spiritual ka daw, ang mind mo ay full of the things of the spirit. Pero sa tanong ko sa inyo ngayon, anong pumupuno sa isip nyo? Things of the spirit ba? Or? Worries. Mundo. So, kung hindi pa tayo mindful of the things of the spirit, hindi pa tayo spiritual. Tama ba ako? Pero kailangan mag-progress tayo, tapos na tayo sa pagiging natural, tapos na tayo sa pagiging carnal dapat, mag-progress naman tayo sa pagiging spiritual. Amen. So ang aim natin sa topic na ito is for us to be spiritually minded. Pangalawa, for us to have life and peace. I-explain ko yan, bakit napunta sa life and peace. At pangatlo, for us to please God. Maliban na lang na ang ating isip ay maging spiritual, hindi tayo hindi natin mapi-please si Lord. Amen. Okay, so unang bagay na bigyan kong pansin, the concerns of the carnal mind. Ano yung iniisip ng carnal mind? Self. Makamundo? Or the things of the flesh. Hey, ano naman yun, Pastor? Ang iniisip daw ng carnal mind or sensual mind, the things of the flesh. E ano naman yung mga things of the flesh? Makamundo? Okay, very good. Ano pa? Sariling kagustuhan. Pupunta tayo dyan. Sariling ano? Mga sariling kagustuhan. Sariling kagustuhan, pwede. Okay. Isa pang ibig sabihin ng things of the flesh, una is, isa is the things of the world. Okay? Maliban pa doon, okay? Sabi ng Colossians chapter 3 verse 1, If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. So, kung tayo daw ay nabuhay na magmuli, hanapin daw natin yung mga bagay na nasa itaas. Madalas ko nang makot ito, pero dapat familiar na kayo dito. Amin ba? Ibig sabihin, kung tatagalugin natin yan, kung hindi ka pa daw, kung ang hinahanap mong mga bagay ay hindi pa makalangit, hindi ka pa born again. I want to see. Tama ba ako? No. I can.
Nasusundan ba? Kasi ang pinakakatunayan daw na ikaw ay born again na, ang mga bagay na hinahanap mo ay yung makalangit na. Maliban sa hinahanap mo, yung mind mo ay nakaset on things above, not on the things of the earth. Saan nakaset yung mind natin? 7, 8, 9, 10. Okay. Sabi doon, mindful. Ang mind mo, full sa mga bagay na yun. Ay, so kung hindi, kung halfway, ay, hindi mindful. Mind half. Half full. Okay, so, ang isang ibig sabihin ng flesh kasi, the soft substance of the living body, which covers the bones and is permeated with blood of both man and beast. Ito yung laman. Nasusundan ba? Siguro naman kung sinasabi kong laman, naintindihan nyo na. Pag hindi ko naman eh. Or the body of man. Kaya nga, itong taong to, makalaman masyado. Masyadong naano sa pita ng laman. Nasusundan nyo ba ako? Kapag pita ng laman is last of the flesh. Okay? Isa pang ibig sabihin noon is use of natural or physical origin, generation or relationship. Kaya nga, yung sinasabi kong carnal, sabi ni Brother Val, ay physical. Hindi ka spiritual kasi nga, nasa physical ka. Okay? So, born of natural generation. Hindi ka, hindi ka born of the spirit. Sabi ng Lord, unless you will be born of the water and spirit, hindi ka makapasok sa paghahari ng Diyos. Okay? Ang sensuous or sensual nature of man or the animal nature. Oo. Eh, pagka-animal nature pala ang tao. Ayoko kong aminado kayo na may pagka-animal nature tayo, yun nga lang, bilang isang mga Kristiyano, nakukontrol na natin yun. Hindi na nangingibabaw, hindi na nananaig. Gets ba? Okay, so without any suggestion of depravity. Ang depravity is pagiging ano ba? Pagiging evil in quality or behavior. Okay? Pero, yung animal nature na yan with cravings, which insight to sin. Yun yung magkukos sa atin, yun yung maghahatid sa atin sa pagkakasala. Kailangan, ang sabi ng Biblia is, ipako natin yung ating, immortify natin yung lust of the flesh. Nasusunod. Okay, so ang pagiging ano pa is a living creature because possessed of a body of flesh, whether man or beast, and then the flesh denotes mere human nature. Hindi ko alam taano taggalugin ang mere. Para ang pagkaintindi ko nito, ito yung sinasabi nila, sadyang ako'y tao lamang. Just a human being. Just a human being. Ang mere is parang plain na pagkatao lang. So, sadyang tao lang ako, kaya ako'y nagkasala. Kasi nga, nasa flesh pa, nasa pagiging carnal. Okay? The earthly nature of man, apart from divine influence. Pwede mong tanggapin na sadyang ikaw ay tao lang, pero kung ikaw ay may divine influence na, hindi ka na mamumuhay sa flesh. Amen ba? Hindi mo na. Okay, so, and therefore, prone to sin and opposed to God. Kasi namumuhay ka nga sa flesh. Okay, pangalawa, the spiritual mind is mindful of the things of the spirit. So, naintindihan natin yung pagiging carnal, mindful of the things of the flesh, or mindful of the things of the earth. Naipaliwanag ko naman sa inyo kapag sinasabing flesh. Klaro? Okay, so, ang spiritual mind, the things which are above, siyempre, kabaliktaran, at the things that we cannot see. Saan ka nakatutok ngayon? Sa nakikita o hindi nakikita? Buwan yun na akong filosofo yun. Eh, paano ko titingnan yung hindi nakikita? Hindi na nga nakikita, titingnan pa. Di ba sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17 and 18, na our light affliction, which is but for a moment, is working far exceeding weight of glory. Kaya nga, yung mind, yung inner man niya, hindi nakafocus doon sa bagay na nakikita, kundi sa bagay na hindi nakikita, sapagkat ang bagay na nakikita ay temporary lamang, pero ang hindi nakikita ay eternal.
Pero sa totoo lang, ang madalas nating iniisip yung nakikita at saka yung kikitain. So kung ganun pa rin ang pumupunog ng isip natin, hindi pa tayo nakatongtong doon sa level na pagiging spiritual. Amen? Hindi ko na sinasabing huwag kayong magtrabaho, pero ano ba ang iniisip at pumupuno ng isip mo? At least aware tayo baga. Okay? So, anything contrary to the flesh is of the spirit. Okay? So, Galatians chapter 5, verse 17. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Kaya pala, marami tayong bagay na gustong gawin, pero hindi natin magawa kasi magkalaban na yung carnal, ang pagiging carnal at saka pagiging spiritual. E namubuhay tayo sa, yung ating soul ay nasa shell ng flesh, pero yung ating spirit ay kailangan mabuhay din. Nasusundan niyo po ba? Bigyan ko nga kayo ng ikuting ilustrasyon. Sabi ng isang kasama kong preacher sa El Shaddai dati, talaga namang apayat niya, ang hilig niya mag-fasting. Sabi niya, itong laman ko na ito, itong katawan ko na ito, wala na itong kwenta. Kasi spiritual na daw siya. Sabi ko sa kanya, sige nga, palakarin mo yung kaluluwa mo sa outreach mo. Ewan ko lang kung hindi sila magtakbuhan at wala ka na. Katawan pumunta doon. Okay, so life and death is determined by what we think. Ang buhay daw at kamatayan ay nakasalalay sa kung ano ang iniisip natin. Malinaw ba yan? Kaya kung dapat kaingatan natin yung ating pananalita, mas higit nating kaingatan yung ating iniisip, kasi kung ano yung ating iniisip, yun yung ating sinasabi. Bago pa yun binigkas, nabuo na yun sa isipan. Nasusundan? Okay, so, to be carnally minded is death. Kung ang lagi mo daw iniisip ay mga bagay na makalaman, mga bagay na makamundo, mga bagay na nakikita, kamatayan ang kahantungan. Pero hindi tayo nag-iingat kung anong iniisip, ano. Minsan, ini-enjoy pa natin yung iniisip natin kahit hindi maganda. Kagaya na may sama ka ng loob. Naku, hirap ka na matulog kakiisip doon sa taong nakapagbigay ng sama ng loob. Yung taong iniisip mo, naku, ang sarap ng tulog. Ayaw ka masama. Hindi sa lahat ng pagkatataon nyo. Parang sabi tuloy nila, diba, mainam ng mahal mo ako at nasa puso mo ako, pero kapag galit ka sa akin, nasa isip mo ako. Nagalitin lagi. Diba? Totoo ba yun? Diba totoo? It makes sense? Na kapag galit ka sa isang tao, siya lagi iniisip mo? Nakita ko lang yun. Siya naman lagi nag-iisip mo. Hanggang sa pagtulog mo, eh, panaginip mo siya pa rin. Nabangungot tuloy. Okay, so, Proverbs 18.21. Sabi ng Proverbs 18.21, life and death is in the power of the tongue. Pero, dahil sabi ng Romans chapter 8 na to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. In other words, determine kung saan sa pag-iisip natin ang kamatayan at buhay. Nasusundan ba? Okay. But what you say is determined by what you think. Ito na yung sinasabi ko kanina. Example na lang, prodigal son. Sabi ng prodigal son, na-recall niya. Sabi ng Bible, na-recall niya ang katatayuan ng mga alipin sa bahay ng kanyang ama. Kaya sabi niya, sa isip niya, ganito gagawin ko, uuwi ako at sasabihin ko. So yung ginawa niya at sinabi niya ay resulta ng pag-iisip niya. Nasusundan? Nababasa niyo ba yung mga post sa Facebook na be careful of what you think, because what you think will, yun yung sasabihin mo.
be careful of what you say kasi yun ang gagawin mo. Be careful of what you do because yun ang magiging attitude or habit mo. In other words, sa isip nagmumula. Pero sa totoo lang, sinasala ba natin yung isip natin? Sinasala. Nabutas. Sinasala. Minsan. Salaan butas. Mas malaking butas. Kaya nga, kailangan magiging spiritually minded tayo. Hindi lang manatiling carnally minded. Okay? So, to be spiritually minded is life and peace. Kung ang to be carnally minded is death, sabi doon, to be spiritually minded is life and peace. Nangangahulugan, kung wala kang kapayapaan, resulta yan ng pag-iisip mo na makalamad. Nasusundan ba? Klaro naman siguro yan. Ibig sabihin, kung wala kang peace, ang bagay na iniisip mo ay hindi the things of the spirit, but the things of the flesh. Okay? So we lose our peace by being mindful of the things of the flesh. Napuno na ang isip mo ng mga bagay na flesh. Kaya nga, nagwo-worry. Ano na kaya yung boyfriend ko? Sino na kaya kasama? Ano na kaya? Paano ko na kaya bayaran yung utang ko? Paano na kaya yung trabaho ko? Paano na lang yung sinusuportahan ko sa Pilipinas? Yung mga bagay na ganun. So kung marami ka ng bagay na iniisip na hindi of the spirit, mawalan ka talaga ng peace. Di ba? May mga tao nga na simpleng bagay lang, akala nila ikakamatay na eh. May napansin din taong gano'n? Sabi nga ng mister magpapa-opera siya eh. Sabi niya sa misis niya, Ga, pag may nangyari sa akin, bahala ka na sa tatlong anak natin ha. Sinampal siya ng asawa niya. Walang iyaka, walang namatay sa tuli. Magpapatuli lang pala, kamatayan na ang iniisip. Di ba may mga taong gano'n? May naramdaman lang ng kuti, mamamatay na ata ako. Sakit ang dibdib ko, mamamatay na ata ako. May sakit sa puso. Sa maano lang ng konti yung sasakyan, ay mamamatay na ata ako. Siguro lagi iniisip, kaya yung sinasabi niya. Eh, sabi ng Proverbs 18:21, sa dila nakasalalay ang buhay at kamatayan ng tao, kaya namamatay nga. Nasusundan ba? Okay, so Philippians chapter 4, verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Huwag ka daw mabalisa. Huwag kang mag-abala or mag-alala sa anumang bagay. Bagkos, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, kapag hindi ka daw nag-worry sa anumang bagay, yung peace ng Lord will guard your heart and mind. Amen. Kaya naman pala, hindi ka nagkakaroon ng peace kasi hindi mo sinunod yung sinabi ng Biblia na do not be anxious with anything. Pero kapag pinilit mo, ginusto mo na hindi ka maabala, mag-alala sa anong pamang bagay, the peace of God daw will guard your heart and your mind. Kaya hindi mo maintindihan, may mga taong ang dami nilang problema pero masaya pa rin sila. Bakit? Kasi yung puso at isipan nila guarded by the peace of God. Amen. Amen? Okay, pangwalo or verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Imbis na ang isipin ay yung mga bagay na totoo, mga bagay na mabuti, mga bagay na tama, mga bagay na dalisay at kaaya-aya, kapuri-puri, ay kung ano-ano-ano naman iniisip. Ano na naman kaya pinapatamaan naman ata ako dito sa Facebook? Nag-post na naman. Ako na naman pinatamaan ito. Kaya gaganti naman. Makapag-status na. Guilty. Di ba? Okay? Sabi pa ng verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it
into practice and the God of peace will be with you. Kanina, kapag hindi ka mag-alala sa ano pa mang bagay, the peace of God will guard your heart and your mind. Pero ngayon, kapag ang iniisip mo ay ang mga bagay na dapat mong isipin, sabi niya, and the God of peace will be with you. Halimbawa na lang, ito yung peace ng Lord. Si Lord, halimbawa lang, si Lord ang nagbibigay ng peace. Kanina, sabi niya, and the peace of God will guard your heart and your mind. Pero ngayon, and the God of peace, hindi lang niya pinapadala, hindi lang yung peace niya ang nagagard, siya mismo ang sasasayo. Kung spiritually minded ka. Kaya nga, sabi ko, nakasalalay sa ating pag-iisip ang kapayapaan, ang kamatayan at buhay. Sa tingin nyo, medyo kailangan na tayong mag-aspire na magiging spiritually minded. Okay. Pangapat, the carnal mind is enmity against God. Ang enmity ay positive, active, and typically mutual hatred or ill will. Yun bang pareho kayong galit sa isa't isa? Ganyan ang ibig sabihin ng mutual. Kaya nga, kapag sinabing hindi nagliligawan, nag-emu-emu lang, parang dinala na, gusto mo ako, gusto kita, tayo na. Emu eh, nagkaintindihan lang. Malamang usapan. Wala nga pa mong usapan. Malanding ugnayan. Okay, so, it is not subject to the law of God. Ang carnal mind daw ay enmity sa Lord at hindi pa subject sa law of God. So never, okay, never can it be subject to God or be pleasing to God. There is no way at all. So those who are in the flesh cannot please God. So mali pa na lamang na mag-progress tayo from carnal to spiritual, hindi talaga natin mapi-please si Lord. Mangingibabaw yung ating pagkatao. Okay, so panglima, the results of being carnally minded. Ano yung unang result? Death. Death, okay. Tingnan natin ang Galatians chapter 5 verse 19. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Bakit humantong sa ganitong usapan? Kasi nga, ganito ang pag-iisip. Ganito ang ginagawa sa mga tao na nag-iisip ng mga things of the flesh. So huwag kang magtataka kung mayroong mga taong adulterous kasi ganun ang pag-iisip nila. Maliwanag ba? Fornication, uncleanness, ang lewdness is sexually preoccupied pa. Na, ito walang bastos ano, meron kaming psychiatric nursing. May isa kaming baryo na pinuntahan, iwan ko ba. Marami sa bayan na 'yon, o sa baryo na 'yon, na maraming may ganun. So doon kami nag-psychiatric nursing. Eh di siyempre kahit may ganun sila, binabati pa rin. Sabi ng classmate ko, maayong buntag lang. Sabi ng pasyente, maayong buntag sa puti. Baliw na eh. Sexually preoccupied. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng lewdness. Ang idolatry, sorcery. Ang sorcery is, nagkukos ka ng harms by the assistance of mediums. Kaya, may mga witchcraft. Kagaya ng sinasabi nilang, ewan ko how true na mayroon daw mangkukulam sa sikihor. Wala naman akong narinig na matay sa kulam. Sabi nila, may wak-wak daw sa kapis. Wala naman akong narinig na tira-tira ng wak-wak. mga
paano ba Tagalogin ang fairy tales? Mga kasabihan. Haka-haka, pwede. Kasabihan na. Kasabihan is parable eh. Teka. Basta. Basta yun na. Parang mga kwento-kwento bagang. Kwentong barbero. Kwentong berbero. Kwentong ilalim ng tubig. Okay, so. Isa pa, kapag ka na-reminded na tayo, ang isa pang mga resulta noon, hatred. Naku. Ang kaibahan ng anger at saka hatred, ano? Ang anger na nalipasan ng paglubog ng araw, puot na yon. Ang anger, mamaya-maya, wala na. Pero ang hatred, natulog ka na, galit ka pa. Puot na yon. Pagising, galit ka pa rin. Paano kasing hindi ka magagalit, iniisip mo pa rin eh. Sabi na nga, huwag isipin, iniisip mo pa. Eh paano, Pastor? Nakikita ko na naman. Patingin. Patingin. Papanahin mo pa. Eh, sabi ng Colossians chapter 3, verse 14, kung pinatawad ka ng Panginoong Hesus, dapat mo rin patawarin ang kapwa mo. Amen. Amen. Okay, so, contentions. Mga pag-aaway daw, resulta ito ng pagiging carnally minded. Kaya, hindi dapat sa mga Kristiyano ang nag-aaway. Eh, bakit, Pastor? Ikaw at mga misis mo nag-aaway. Walang personal, ha? Bakit dito wala ba nag-aaway? Ay, hindi kong sabihin dito. Natural lang yung nagkaroon tayo ng disagreement, natural lang yung mag-aaway tayo, pero yung parang sinasabi nilang hanggang kamatayan yung pag-aaway, ay, ano na yun? Hindi na maka-Diyos yun. Pagpantay ang paamon, di kita pagpantay. So, maging mga bagay na pwede namang pag-usapan, pero pinag-aawayan hanggang sa madamay na yung church, hindi na maka-Diyos yun. Jealousies. Ang pagkaingit pala ay pagiging carnally minded din yan. Topic natin ay from carnally minded to spiritually minded. Okay? So, resulta daw kapag carnally minded tayo, ito yung mga bagay. Okay, maliban pa doon, outburst of wrath. Ako, minsan, medyo sablay ako dito. Yun bang bugso ng damdamin dahil sa galit, bigla mong nagawa yung isang bagay na hindi mo dapat gawin. Pero nung nagawa mo na at kumalma ka na, magsisisi ka na. Iiyak-iyak ka ngayon. Sabihin mo, sana maibalik ko ang kahapon. Hindi na pwedeng ibalik ang kahapon. Umaga na. Maliban pa doon, selfish ambitions. Ala. Wala ba kayong mga selfish ambitions dito? Meron. Ang ibig sabihin ng selfish ambitions is, makasarili masyado. Iba naman yung, wala ka ng pangarap sa buhay. Kagaya nung, nag-chat kami ng kapatid kong kapitan ng barko. Yung panganay niya, dalawa lang naman ang anak, hindi nakatapos ng nursing. Nag-aral ng nursing, hanggang second year lang, nag-aral ng seaman, hindi rin nakatapos. Tapos sabi ko, kumusta na yung panganay mo? Ayun, ayaw na mag-aral, nagtrabaho na lang. Sinayang yung pagkakataon. May maraming mga bata na gusto nilang mag-aral, pero siya, pwede naman sana siya pag-aralin kahit may anak na, pero ayaw na mag-aral. Yan yung walang ambisyon. Hindi ko sinasabing lahat ng hindi nag-aaral, walang ambisyon. Pero ang simplest na ambisyon na tinutukoy dito is puro makasarili. Para, lalo na para pampasikat, baga. Mailagay ko agad ito sa profile ko. Gawin ko agad cover photo ko. Maliban pa doon, dissensions. Ang dissensions is pagkakaroon ng disagreement. Argument. Kasi nga, makalaman. Heresies. Ang heresies is yung, hindi mo sinang-ayunan yung mga belief na specially patungkol sa Diyos. Nagko-contradict ka. Okay? Envy. Andiyan na naman. Murders. Ako, sabi ng 1 John 3:15, kapag napupuot ka raw sa iyong kapwa, mamamatay tao ka. Hala. Pagkakaibabas ng,
Ang envy is inggit. Nainggit ka, pero ang jealousy, paano ba tagalogin ang jealousy? Pwede, nagsiselos. Hindi, ang envy, nainggit ka lang. Nainggit. Ang selos is, hirap Tagalog na pala. Na iba ang inggit kaysa selos. Halimbawa lang. Type ko si Joe, tatabi-tabi ka kay Joe. Nagsiselos ako. Yan ang selos. Ang inggit, kwapo mo naman ka. Nakukuha. Direct illustration lang yun. Okay, so, maliban pa doon, murders drunkenness, habitual na paglalasing, madalas na paglalasing, revelries, hindi pagpapasakop, andalay, always I tell you beforehand, just as I told you before in time past, none of those who practice such things will inherit the kingdom of God. Pero sa totoo lang, saan nagmula yun? Sa isip. Sa isip? Hindi ka naman nagiging adulterous, hindi ka naman nagiging lasinggo agad, hindi ka naman nagiging envious agad, hindi ka nagiging jealous agad, nag-umpisa lang sa isip. Pero hindi natin iningatan yung ating pag-iisip. Biro mo, dahil lang sa pag-iisip, nagiging murderous man ka. Hallelujah. Masusundan? Halimbawa, kumain ako ng pakwan, pagkagat ko ng pakwan, hindi mo naman matanggalan lahat ng buto. Sasalain ng dila mo ngayon yung buto at ilalabas mo yung buto. Ganon din, sa pag-iisip natin, kapag mayroong hindi dapat kasali doon sa isipan mo, ilabas mo na. Ah, hindi. Talagang pumapasok at ginusto pa. Ang iniisip pa nila is, paano makalamang? Panglalamang. Nasusundan ba? Paano, mapabisaya na naman ako, paano makaginan siya baga? Ganan siya ba sa Tagalog? Ganan. Okay, so kung yun ang resulta ng mga taong carnally minded, ngayon naman, sabi ni Paul, you are not in the flesh, but in the spirit. At least ito ang good news. Wala na tayo sa flesh, nasa spirit na tayo. Kung, if indeed, the spirit of God dwells in you. Ang katunayan daw na hindi ka na flesh, or ang isang kondisyon na hindi ka na sa flesh, is nasa sa iyo ang Holy Spirit. Naku, napakaraming tao madali mag-claim. Salamat Lord, puspos na puspos kami sa Holy Spirit. Pagtabas ng church, chichismis agad, nagmura agad. Baka pati pastor pa siniraan nila. Tapos sabi nila, punta tayo kay Benihin. Lakas ang anointing. Kumusta yung crusade? Pes na pes, tumba ako. Wala yung ugali, hindi pa natumba. Di ba? Nakatayo pa rin. Lalo na, sila yung natutumba lagi. Parang suki, baga. So sabi niya, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Kung wala daw sa'yo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka belong sa Diyos. Hindi ka pagmamayari ng Diyos. Para maintindihan niya yan, Ephesians chapter 1 verse 13, in Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Kung mayroong tatak ang Antichrist, mayroong kang tatak ang mga Kristiyano. Anong tatak? Isda. Hindi ko makita sa Bible yun. Isda ang tatak. Sealed with? Holy Spirit. Sealed with the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance, kaya pala isda yung profile picture mo ano? Sa Couples of Christ ata yan ng logo isda. So ang Holy Spirit ang nagiging silyo sa atin, who is the guarantee of our inheritance
until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Sa panahon ni Paul, ang business noon, hindi yung mamimili ka, uwi mo agad. Hindi. Ang business noon, pupunta ako. Ako yung businessman. Pupunta ako doon sa trading area, tatakan ko yung mga binili. Uuwi ako at uutusan ko yung mga servants ko, lahat ng tinatatakan ko, yun yung iuuwi nila. Ganun din, sabi doon, ang Holy Spirit ang silyo sa atin, at pagdating ng panahon, dahil purchase possession tayo, binili nga tayo by the blood of the Lamb, may silyo ka na ng Holy Spirit, then ikaw yung kukunin dahil pagmamayari ka ng Lord. Silyado ka. So predestinated na tayo. Pupunta ka na naman dyan sa predestinated. Ibibigay na kita kay Sister Eva. At Eva. We are social. Meron tayo. Hindi na tayo matapos-tapos dyan. Mamaya na tanong. Wala po yan. Mamaya na tanong. Meron tayong stamp, di ba? Nakataka na tayo ng banal na spirit. Maniniwala na tayo. Pero pag nagkasala ka, lalayo sa'yo ang Holy Spirit. Kaya nga sabi ni David nung nagkasala siya kay Bathsheba, take not thy Holy Spirit from me and renew the joy of my salvation. Kasi alam niya, nawala yung joy of salvation, nawala pa yung Holy Spirit. Masisira yung pinaglagyan. Kaya nga sabi ng Ephesians 5:18, do not be drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Eh kung hindi ka filled, nasaan yung predestination? Yan, napakaganda ng sulat. Mabubura yung patak. Okay, tuloy. Galatians chapter 5, verse 16, dahil hindi ka na selfless, but you are in the Spirit, I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Amen. Isang-isang translation yan is, punuin mo ang isip mo ng mga bagay na maka-spiritual, hindi ka na mag-fall into temptation sa flesh. Nasusundan. Ang isang rason lang naman kasi, bakit tayo na-tempt gumawa na kasalanan, kasi ang isip natin mismo, hindi mindful of the things of the Spirit. So kapag sinabi ng Bible, walk in the Spirit, let your minds be filled with the things of the Spirit. Klaro ba? Okay, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Okay, last, the fruit of the Spirit. No. Galatians chapter 5:22. Ang isang translation ng fruit of the Spirit. Ito yung resulta kapag spiritually minded tayo. Ipinakita ko sa inyo yung pagiging carnally minded kanina. Ngayon naman, ang resulta kapag spiritually minded, sabi ng Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Bakit? Against such, there is no law. Biro niya? Kapag na ang fruit of the Spirit daw na yan ay nagmamanifest sa atin, wala kang batas na nilabag. Masusundan ba? Ang iniintindi kasi ng mga tao, yung batas, ano kaya yung mga bagay na hindi kong gawin. Ang intindihin mo, yung fruit of the Spirit, kapag nasa iyo ang fruit of the Spirit, wala kang batas na lalabagin. Tingnan natin. Galatians 5:16, not 5:16. 5:16. For all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself. Kung mahal mo ang kapwa mo, kasi may fruit of the Spirit ka, ay wala ka nang gagawing, wala ka nang sin of commission, wala kang batas na lalabagin. Bakit? Kasi may love ka na eh. Okay, tingnan natin. Romans chapter 13 verse 9. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Why? Love does no harm to a neighbor, therefore, love is the fulfillment of the law.
Kaya nga, sabi ng Lord, John chapter 13, verse 34 and 35, this is a new commandment that I have given you, love your neighbor as I have loved you, because if you love one another, then the world will know that you are my disciples. So kung hindi nagmamahalan, ewan ko kung sinong kaninong disciple ko. Pwera na lang yung mga bakla at tomboy. Pwera na lang yung bakla at tomboy. Kapwa ko, mahal ko. Kapwa ko, love your own kind ba? Kapwa ko, mahal. Kaya sabi ng, ano, meron akong pinahiraman ng mga record ko kasi sa preaching noon. Nire-record ko sa cassette pa noon eh. Tapos pinahiram ko sa kasama ko sa trabaho. Pinakinggan niya. Natuwa naman siya. Pinapakinggan din niya sa anak niya. Eh palibasa, dito na lumaki yung anak niya. Sabi niya, hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi mo na lalaki at ano lang, lalaki at babae lang ang nilikha ng Diyos. Eh kalinaw noon, Genesis 1:27, and God created them male and female. Tapos sabi ng mga bakla, kasalanan ko ba yun? Eh kalinaw kasalanan ko naging bakla ka? Gusto mo yan eh. Ang gusto nila kasi sabihin, hindi nila kasalanan kasi nilikha silang bakla. Walang nilikhang bakla ang Diyos. God created them male and female. It doesn't mean kapupuutan natin ang bakla, pero hindi natin itutolerate yung kanilang prinsipyo na nilikha silang bakla. Walang nilikhang bakla ang Lord. Yan ang pinili nila eh. Amen? Kahibangan yun. Paano ang tomboy? Ganun din yun. Okay, so love those does no harm to a neighbor, therefore love is a fulfillment of the law. So, ang pagmamahal na yan, saan nagmumula ulit? Sa isip na naman. Kaya naman pala, nagawa mong mahalin kasi, o magmahal kasi yun ang pag-iisip mo. Ganyan ka-importante ang pag-iisip. Pero madalas, wala tayong pakialam kung ano iniisip. Bahala na kung ano iniisip. Challenge! What are those things that fill your mind? Sige nga. Spiritual. Siguro ngayon. Utang na. Ha? Ba't maniningil naman? Utang siya. Worldly or heavenly? Heavenly. 50-50. Kapag 50-50, hindi mindful. Half full lang. Full moon. Eh sabi doon, to be spiritually minded, or pagiging spiritual, ay mindful of the things of the spirit. So full, puno. Ah, kung 50-50, hindi ka pa spiritual. Hindi pa Christian. Carnal pa rin, at saka spiritual. 50-50 eh. Hindi spiritual, okay? Sin or unseen? Sin. Unseen. Siyempre, sweldo mo, nakikita mo. Ganansya mo, nakikita mo. Boyfriend mo, girlfriend mo, nakikita mo. Yun ba pumupuno ng isip mo? O yung bagay na hindi nakikita? Naitanong ito minsan ni Noy, ano yung mga bagay na hindi nakikita? Sabi ng Biblia, seek those things which are above, which nakasama ng Panginoon, kung saan ang Panginoon. Ito yung mga rewards na tatanggapin natin doon. Hebrews chapter 6 verse 9, pakibasa. Hebrews chapter 6 verse 9. Unseen eternal yun, Pastor. Oh, unseen eternal. He is temporal. Beloved. Chapter ano? We are confident. 6-9. Yeah. 6-9. Okay. Yan. But beloved, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation, though we speak in this manner. Okay. Things that accompany salvation. Nasusundan ba? Paano yung mga things na, whatsoever things are lovely, which are ito yung, yun yung sinasabi niya. Salvation yun. Hindi, things that accompany salvation. Ang salvation, halimbawa, yung magnanakaw. Sabi, yung magnanakaw na ipinakong kasama ni Jesus, sabi niya, Jesus, alalahanin mo naman ako pag naghari ka na. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa'yo, sa araw na ito, sasama kita sa paraiso. Ligtas, hindi? Ligtas. Ligtas. May reward, wala?
wala. Wala? Pag nanakaw, re-reward pa. Tingnan nyo kay Jesus. Gaganti pala ngayon. Pag nanakaw. Di ba yung kaligtasan? Okay. Di ba yung kaligtasan ng reward niya? Ha? Iba yung kaligtasan. Ang sabi kasi ng Hebrews 6:9. Kaligtasan ko, Pastor, yun ang reward niya. Pero iba ang sinasabi ng Hebrews 6:9. Things that accompany salvation. I see. Klaro na? Klaro. So, maliban sa naligtas ka, mayroong things that accompany salvation. Yun na yung reward mo. Ngayon yung sinasabi ng Revelation chapter 20, verse 12 and 13, na maliban sa Book of Life, marami pang aklat at ang lahat ay gantimpalaan ayon sa nakasulat sa aklat. So, pwede kang maligtas na walang reward, pero yung mga may rewards, mayroong things that accompany salvation. Sabi ng Bible, yun yung pagkaisipin mo. Ewan ko ba kung yun ang iniisip natin. Yun yung mga unseen. Hindi nakikita eh. Yun ang ipunin. Yun yung isipin mo, doon nakaset yung mind mo. Hindi yung nakikita. Hindi niya sinasabing huwag na kayo magtrabaho, pero punuin mo ang isip mo sa mga bagay na yon. Spiritual. Klaro ba? Carnal? Or sensual? Or spiritual? Spiritual. Kapag spiritual ka, mindful of the things of the spirit. Kapag hindi full yung mind, hindi ka pa spiritual. Kasi sabi ng Bible, kapag spiritual, mindful of the things of the spirit. Do you have peace of mind? Amen. Kung wala kang peace of mind, resulta yan ng pag-iisip mo sa mga bagay na maka-bless. Isa pa, do you please God? Yes. Nag-uumpisa yan sa pag-iisip mo. Kung ang pag-iisip mo ay maka-bless, hindi mo mapi-please ang Lord. Conclusion, Romans chapter 8, verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life. Mahabang. Maliban na lang kung mayroon kayong question or clarification. Ay, ito, marami question. Ganun pala, technique ko. Ubahan ka. Para tayo may ubahan. Kung wala na, tayo mag-try. Lord God, inaamin po namin, Panginoon, walang naitatago sa iyo, Lord God. Alam niyo po ang lahat, na sabi nga ng iyong salita, you know the intents, thoughts and intents of our hearts, of God. Hindi ito literal or physical na heart, kundi ang laman ng aming pag-iisip, Lord. Tinaamin namin, Panginoon, madalas halos sa lahat ng pagkakataon, Lord God, hindi po kami mindful of the things of the Spirit. Madalas ang aming iniisip ay yung mga bagay na nakikita, mga bagay na makamundo, mga bagay na makasarili, mga bagay na lumilipas. Kaya sabi ng iyong salita sa 1 John chapter 2 verse 15, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life will pass, but those who obey the word of the Lord will live forever. Kaya dalangin namin, Lord, turuan mo kaming magkaroon ng tamang pag-iisip. Hindi kami mananatiling carnal, Panginoon, kundi magiging spiritual po kami para maging mindful of the things of the Spirit po ang bawat isa sa atin. Dahil ito po ang susi ng pagkakaroon ng kapayapaan, ito po ang susi ng pagkakaroon ng buhay, imbis na magkaroon ng kamatayan. Sa mga panahon, Panginoon, na binaliwala po namin ang udyok, ang direction, ang promptings ng iyong Espiritong Banal, sa mga panahon na ini-ignore namin ang iyong salita sa aming pag-iisip, inihingi po namin ito ng tawad, O Lord God. Hindi po namin itinatago sa iyo, Panginoon, but we confess, we admit our shortcomings before you, Lord, in terms of the things that we are mindful. So hayaan niyo po, O Diyos, na mapuno nga po ang aming pag-iisip ng mga bagay na nauukol sa Espiritu. Nanggin namin, Lord,
sa amin pong mga kahinaan, your strength will be made manifest. Ikaw po ang patuloy na magpala sa aming pagsusumikap, na makasunod sa iyong kalooban, dahil sabi mo nga sa Philippians chapter 2 verse 13, it is you who works in us both to desire and to fulfill your will. Mangyari nga po, Lord, ang pagiging spiritually minded ay magpi-place sa iyo, sa iyong harapan at makasunod sa iyong kalooban. Pinapasakop po namin ang aming sarili sa iyo. Pakialaman niyo po ang aming pag-iisip at pagharian ang aming pag-iisip. As the prayer that Jesus taught His disciples, dalangin namin, Lord, let your kingdom come and let your will be done maging sa aming mga isipan pa lang. In Jesus' name, pagpalain mo rin, O Lord, ang tindahan na ito, ang kanila pong pamilya ni Brother Roddy at ni Sister Lisa, kanilang mga anak, si Nonoy, si Dandan, si RJ, O Lord, maging si Nicole. Bawat dumadalo sa pagtitipon Panginoon na walang sawa, walang patid, walang tigil sa pakikinig ng iyong salita, na ipinapakita lamang po nila, Lord God, na ito po ang kinauuhawan at kinagigiliwan ng kanilang puso. May the longings of their hearts be granted unto them, Lord, because sabi mo nga, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Hindi man nila makamtan ang yaman ng mundo, Panginoon, pero ang satisfaction ay maranasan po ng bawat isa. Ganun pa man, Lord, we also pray that you would be the one to provide all our needs. As you said in your word, that if we seek first your kingdom and your righteousness, all the things that we need will be added unto us. In Jesus' name. Amen. Amen. Pwede po, pagpalaan tayo ng Lord. Dan. Ong. Hindi na pangalan. Hindi na pinaako.